So ito guys, ang nakabili na ako ng panibagong IRF 830, yung AC side ng inverter, okay? Ito, no? IRF 830. Okay, ito yung galing sa board, galing dyan, no? Ito, IRF 830 din. Okay. Hindi na makikita. Okay, halos pareho lang yan sila. Yan. IRF 830. Okay. So, nabili ko ito sa IC Marketing. No? Mga legit yan. Legit talaga sila kasi matagal lang yan sila. Legit yan. No? May F yan. No? So, tama talaga ang sinabi nila na itong luma, itong mga gamit na dito, talagang palitan mo kasi tinan mo ang resistance ng drain to source, no? Ito. Okay. I-test natin. Okay. Ito yung luma. Yan, no? Ang resistance ng drain to source is 1.6 ohms. Ito, gate capacitance ito. Ito is voltage threshold, no? Itong RDS, drain source resistance 1.6. Tinan mo yung bago na binili ko. Ito yung bago. Ito yung mga hindi pa gamit. Mga bago ito. Okay. Tinan mo yung RDS drain source, no? 0.6 lang, oh. So ibig sabihin overuse, no? Gamit na gamit na ito ang resistance ng drain source 0.6 lang, oh. Yung iba, ha? Yung kasama nito, ha? Ito, tinan mo. Yung RDS drain source resistance. 0.5, oh. 0.6, tapos ito 0.5. So, ito yung mga hindi pa nagamit, no? Na mga MOSFET. Ang resistance, okay? Ito. Okay, RDS drain source. 0.5. Itong mga luma, itong mga gamit na, ito, limbawa ito. Ito, mga gamit na. Ano siya? Yung RDS niya, tinan mo, ha? 0.5 dati, di ba? Yung mga bago. 1.5, oh. Ibig sabihin, gamit na gamit ang resistance nito. Yung resistance niya, medyo, gamit na gamit, tinan mo. 1.5, oh. Yung drain source resistance, okay? Ito ang pangalawa. Dapat nasa 0.5 da sana. 1.5 din, no? Yung drain source resistance. Yung mga bago yan, 0.5 lang or 0.6. Ito yung sira, no? Sira ng MOSFET. Ano to? Ganun din siya. IRF, oh. IRF 830. Okay, pareho lang sila. Pero pag i-test mo siya dito, maging resistance. Ibig sabihin, sira to. Okay? Oh. Sira na to. Okay. So yan guys, may reference tayo, no? Ibig sabihin pala dapat palitan lahat kasi yung mga bago na hindi pa gamit is 0.5 lang yung resistance, drain source resistance. Okay? Oh, 0.6 lang, oh. Yung RDS. Ito is gain capacitance. Gate capacitance. Ito is voltage threshold. So ito lang yung resistance ng drain to source. Yun naman, oh. Parang diode, no? Kung i-tester mo yan, pwede mo matester dyan yung source at saka drain. Kasi parang diode siya. Baliktarin mo. Walang reading. Baliktarin mo rin, may reading. Ganyan. Okay. 0.6 ito mga. Ito yung mga bago. Mga bagong bili na. IRF 830.
Okay. So yun lang guys, no? Tingnan yung mga bago. Ay, yung mga gamit na galing sa board. Oh, yung resistance niya 1.6. No? Ibig sabihin ano na yung resistance niya? Iba na. So dapat talaga yung sinasabi nila na palitan mo, hindi lang yung isa yung palitan mo kasi nasira yung isa lang palitan mo, lahat kasi gamit na siya. Ito naman yung in-erase ng ano, company, no? Hindi natin alam kung anong anong part number yan. Binura nila. Binura nila. So, kung i-measure natin yan, MOSFET pa rin. Pero .2, ibig sabihin, iwan ko lang kung anong ano to, anong part number, kasi .2 lang yung drain source resistance niya. Pero hindi siya sira kasi nagre-reading pa naman siya. Kung alam natin kung anong part number niya, na palitan natin. Ito din, ganoon din. Binura din nila. Binura nila. Paano malaman kung anong part number ito? Pointo, no? Pointo yung yan, pointo. Ito naman. Ganun din, no? Pointo, ibig sabihin, magkapareho lang sila, no? So, ibig sabihin, yung ano, talagang pudpud na yan. Ibig sabihin, gamit na ba? So, yun lang guys. Alam natin na puro MOSFET lahat ito. DC side, ito yung AC side. Puro MOSFET, ito yung bago binili ko. So, guys, yun lang guys. Kayo na bahala kasi iba-iba naman tayo ng mga ano. Iba-iba tayo ng isip ba? Okay guys, salamat guys. Okay, thank you.